sama bro. Ah, galing kami ni OBR sa CBC. Nag-jogging kami. Ah, bigyan ko lang na intro to. Itong vlog na to. Makakita niyo sa title, Sierra Speedtech Pulley Set. Yan. Pakita ko sa inyo. Tagal ko na ginagamit to eh. Pero mga ano na, 2,000 kilometers mahigit na. So, na-break-in na yan. Yan. Uwi muna ako tapos ano, or uwi muna kami. Tapos pakita ko na sa inyo. Sierra Speedtech. Paano rin ito ano? Ano yung set ko sa panggilid. Alright, let's go! Napakita ko na sa inyo yung panggilid natin. Sierra Speedtech. Baklasin muna natin. Ito yung panggilid natin na ginagamit ngayon. O yung pulley set. Sierra Speedtech pulley set. Ayan siya. Stock modified siya. So ano to? Stock part or stock pulley set ng Honda Beat tapos minodify. O kinalkal yung ayan yung flyball ramp. Nakita nyo. Hanggang dyan umangat yung bola. Mangat siya. Kasi yung stock natin may stopper eh. Yan, maganda yung pagkakakalgal niya. Pero ito kasi niliha ko na rin yan. Ito. Yung pinagtabasa ng machine. Medyo may guit-guit yan ganun eh. So, niliha ko na lang yan. Pinakinis ko na. Para mas smooth yung ano, flyball ramp. Hindi niya rin tinanggal to. Itong mga cooling fins. Yan, hindi siya lightened ng sobra. Yan, maganda yung pagkakagawa. Degree naman niya. Yan yung degree. 13.8. Yan yung degree niya. Drive phase at ano. At pulley. Yan. Yung angat ng belt. Yan, sagad yan. No? Kita nyo ba to? Yan yung mga marker. Nagyan ko yan ng pentel pen eh. Mangat yung belt ng ganyan. Sobra pa nga eh, sumasobra pa. Kasi itong drive face, mas malaki diameter. Sasagad natin yan, ayan o. Sagad, hanggang dito. Kasi naka ano ako, naka JVT ako na female shiv. Yan, GY6. Yan yung last vlog ko eh. Panoorin nyo na lang, JVT yan. Kaya napapangat ko yung belt hanggang dito, sa drive face. Ubus pati drive face. Mas malaki kasi yung buka nito. So, bumababa yung belt ng sagad dito. Umangat naman dito ng sagad din. Ayan o, kita nyo. Usually kasi, may natitira ng konti dyan eh. Hindi nakangat yung belt ng ano, sobrang sagad. Ayan, pag nag-torque drive ka na racing, wapangat mo yan dito. Depende sa torque drive na ilalagay mo. Kung kaya niyang umangat ka no. Yung belt naman. Ngayon yung hanggang saan niya kayang umangat. Yan. Tas ng belt, no? Kaya niya umangat hanggang dyan. Kaya nauubos natin yung drive face. Nakita niya. Hanggang drive face, ubos. Kasi maganda yung pagkakatabas nito dito. Nakita niya yan. Tabas niya. Pag pinagdikit mo kasi yan, yun yung sagad. Pag nagdikit na yan, hanggang doon na lang. Ay, ito maganda yung pagkakaangat nito eh. Sagad, lagpas pa nga ng konti sa drive face eh. Yan o, lagpas pa siya ng konti. Maganda yung angat nito. Ay, dumudulo. Ayan, maganda yung pagkakagawa. Sierra Speedtech. Kalkal pulley set. Stock modified to. So, yung tono ko ng panggilid ngayon, pang ano to eh, pang may angkas. Malakas ang hatak niya, malakas ang arangkada, dumudulo din. Yan. Na pala nakano ako. High speed gear ako, ito yung stock gear. Na secondary.
12T, naka 13T ako na MPRT. So high speed gear ang gamit ko. So torque drive naman, ayan, stock male torque drive, JVT GY6 female torque drive. Center spring ko 1200 RPM na TWH GY6. Stock clutch springs, stock clutch lining. Ayan, yung gamit ko sa torque drive. Belt ko stock din. Stock belt. Honda Bando. Medyo manipis na nga ito eh. Ganda yung angat ng ano, ng belt dito. Sa GY6 na female shift torque drive. Tapos ang gamit kong bell, speed tuner wing bell. Ayan. Reinforced siya. Meron siya ditong ano, reinforcement. Ayan. Kaya hindi magwa-warp. Ayan. Wala rin dragging yan. Hindi ako nagda-dragging dyan. Sa lagi nyo nang linisan yung lining tsaka bell. Hindi mag-dragging ano. Sa pulley set naman, ang gamit kong bola, 10 grams. Ayan. JVT na GY6 na bola. 10 grams yan. Yung gamit ko. Kaya pala JVT yung ginagamit ko kasi malaki yung bola na to. Mas malaki siya sa stock. Kaya mas maganda yung angat niyan. Mas dudulo ka dyan. Malaki yung bola. Ga-adjust ka nga lang sa washer. Ano? Para may rangkada ka pa rin. Kasi lalapit yan ganun eh. Pwedeng umangat yung belt. So, kailangan iset mo yung belt position mo sa pulley. Backplate, stock, ayan, stock backplate. Stock sliding piece, slide piece. Tapos bushing. Ayan. Yung belt position naman, ano. Kailangan nyo gawin dyan, dapat patong to. Patong yung belt dito. Ayan. So yung tamang spacing ng sa akin, ito yung stock washer, ano. Hindi ko nagagamitin to. So pag ginamit mo yan, ang laki ko. Hindi siya naka-diameter. Mas malaking diameter ng stock washer natin kesa sa bushing. Ang ginagamit ko, dalawang ano, dalawang Mio Sporty washer. Ito, Mio Sporty to. Parang 1.2mm to eh. Yung stock kasi, 2mm. Yan, sakto yung diameter niyan. So, para mapalapat ko yung belt dito sa bushing, na hindi maluwag, hindi masikip. So, pag kinabit na itong drive case, ito yung sukat na sakto. Dalawang washer. Yan, di bali 2.4mm. Parang nagdagdag ako ng ano, 0.4 kasi ito 2mm to eh. Ayan yung saktong ano niya. Belt position. Yan, nilagay natin sa loob yung isa. Isa sa labas. Sa labas yung isa. Pag pinatong ko yan dito, yan, pag pinatong ko yung belt dito, sobra lang yan ng konti. Sobra ng konti yung space nya. Kasi itong drive face, yan, may konting lubog. Pag nilapat ko na yan dyan, saktong sakto na yung hakab ng belt. Yan, magdidepende yan sa ano, gamit nyo. Paglalagay ng tuning washer. Basta ang importante, mapalapat nyo dito yung belt. Yung lapat sa bushing. Hindi masigip, hindi maluwag. Pag nilagay mo na yung drive face. Yan na. Yung tamang belt position. Pag napalapat mo kasi yan dyan, yan yung pinakasagad mong primera. Sagad na sagad talaga yung primera mo. Kaya maganda yung arangkada mo. Yan. Abit na natin to ano. Yan, maganda kung nagtotono kayo, lagyan nyo ng marker. Para alam nyo kung sasagad nyo ba yung belt o hindi, ano. Play ng belt, maganda. Hindi siya pagpag, ano, kalmado.
engagement ng clutch sa ano, bell. Kaya naka-stock clutch springs ako para hindi masayang yung set natin ng low gear. Naalis ka na kagad, primerang-primerang alis. Lulubog ng konti yung belt, kakapit yung ano, lining sa bell. So under ka na nun. Maganda yung primera mo, malakas ang ano yan. Ang primera, low gear. Bitin natin yung cover, tapos ay test ride natin ano. Let's go! Ride. Alright, test ride na. Ayan, test ride natin. Matagal ko na palang ginagamit to, no? Siguro mga 2,000 plus kilometers na. Ayan, matagal na rin. Kaya pansin nyo yung surface ng drive face at pulley. May makinis na siya eh. Kasi matagal ko nang ginagamit. Nga pala, nagpalit ako nito, nitong pulley set, bumili din ako ng bagong belt. Para siya yung lalapat dun sa ano, degree nung ano, pulley drive face. Iba kasi yung gamit ko dati na pulley set eh, speed tuner. So iba rin yung degree nun. So yung belt nun, dun lapat yun. Yeah, kaya kailangan nyo i-break in yan para lumapat yung belt. Yeah, maganda yung ano niya, overtaking power niya. So pumapalo siya ng ano, sa unang baon, yung pag-aarangkada ka na. 6.5 RPM. Meron akong RPM gauge eh. Sa 6.5 siya. Ano, pag binigla mo ganoon. Yung gusto mo nang umarangkada yung unang baon. 6.5. Ayan naman, magdidepende naman yan sa bola at saka springs nyo. Yung kung ilang RPM, yung under nyo. Ayan, kaya naka, ano ko eh. 10 grams ako na bola. Ayan yung nai-hit nyo ng RPM. Tapos 1.2 na center spring at saka stock clutch springs. Yan. Kaya 6.5 RPM ang nahihit niya ng 10 grams na bola. Pag nagagahan ka ng bola, mas tataas yung ano niyan, RPM niyan, yung bago ako umandar. Na yung gusto mo umarangkada na unang baon, yung pipigay mo na ganun, mas tataas yun. Around 7,000 RPM yan pag 8 grams gamit mo. So ako, pinakaswabi sa akin itong ano eh, 10 grams. Ito pinaka gusto kong alis. Hindi siya ganong delay. So maganda yung response ano, makina. Yung center spring ko naman, kaya ako nagtigas ng 1-2 kasi nakaano ako eh, naka torque drive ako eh, mas sara kasi yun. So kailangan mas dagdagan mo yung tension. Halimbawa 800 gamit mo dati, tasan mo 1k, yan pwede na yung 1k. Yung 1k ko kasi malata na lambot na siya, kaya nagpalit ako ng 1-2. Yan, saktong sakto na yung tension nya, tsaka lumakas yung hatak nya, yung hatak or yung buhat power. Kapag kaangkas ko si OBR, kaya kaming dalahin dalawa. Kahit naka high speed gear ako. Ah, maganda yung set ko ngayon eh. Nakuha ko yung set na gusto ko talaga. Pang solo, tsaka pang ano, pang may angkas, pwede. Malakas pa rin siya. Medyo malakas nga lang sa gas. Sanay na ako. Wala naman talaga kasi matuli na ano, may na sa gas. Kung gusto mong tumulin, kailangan mong pataasin yung RPM mo. Within the range lang na ano, sa specification ng ano, motor. O 6.5 max torque, 7.5 max horsepower. So on the beat, based sa ano ng Honda, sa website ng Honda. Pero kung gusto mo malaman talaga yung exact values ng ano, ipapadyno mo yung motor mo. Magkakaiba kasi ng power band ng makina, magkakaiba ng max torque at max horsepower. Kahit pares na ano yan, ang motor yan, magkakaiba talaga yan. Pero ako nga, doon na lang ako nag-base sa ano, sa standard nila, yung nakalagay sa spec sheet ng Honda Beat. Doon ko tinono itong sa akin, doon sa range na yon. So 6.5 yung alis,
ay yun ang piga. Tapos 7.5 yung pinakasagad niya. Sa 10 grams na bola, sa set ko ngayon. Testingin natin dito yung ano, 0 to 100 acceleration. Lagyan natin ng timer, hindi ko pa nasusubukan yun eh. Acceleration test. Dulo ko na lang bubombahin pag nag 100 na. Nagtatrottle play kasi ako eh pag ano, mga arangkada. Yan na. Balik yung throttle. 0 to 100. Yan, welta. Agas tayo. Check nyo na lang kung ano, ilan yung, kung gaano niya kabilis. Nag 0 to 100 na lang. 105 tayo. Pagas muna ako. Napala top speed ko dito sa ano, sa set ko na to, sa Sierra Speedtech 110. Pakita ko na lang yung clip. Dumudulo din. Nakita nyo naman, naka 110 yung pinakasagad natin talaga. Naka top box pa kasi ako eh. Tsaka ayan, crash guard. Kaya mas mabigat ano. Mabigat yung load. Tsaka hindi rin ako yumuyo ko kapag ano. Kapag nagka top speed. Ayan, normal lang riding posture lang. Ayan. Maganda to, Sierra Speedtech. Re-recommend ko to. Dumudulo siya. Malakas. So, lahat naman kasi ng ano, ng stock modified, basta maganda yung pagkakagawa. Okay na okay. So, yung gamit dati, speed tuner. Yung, pares lang sinang dumudulo. Yan, 110 din ang dulo ko nun eh. 110, 112 na speed tuner dati. Ayun yung dulo ko nun. So, pares lang silang ano, ng top speed. Basta mapapangat mo yung belt dun sa ano, sa fully at dry face. So, dulo ko talaga. Yan, kakatalo na lang yan sa hatak tsaka sa arangkada. Paano nyo itatono? Yan, depende sa bigat talaga ng rider yan. Ayun sa tibay naman. Yan, mababouch kaya ang tibay ng ano, stock modified ng mga pulley sets. Yan, yung gamit ko dati, speed tuner. Tagal ko na nagamit yun, mga 10,000 kilometers siguro. Hindi mo siya nasisira. Tested na sa long ride. So ito rin, Sierra Speedtech. Nagamit ko dati sa long ride eh. Wala, walang problema. Kasi mas maganda talaga yung stock modified. Kasi ano yan eh, stock pa rin yan eh. Na in-unleash lang yung potential niya. Yun. Kaya andun pa rin yung quality talaga. Matibay pa rin talaga siya. Yan. Ito na siguro tapusin yung vlog, no? Yan. Lagi ko na yung link sa description. Kung gusto nyo mag-order. Alright mga bro, ride safe!